Yes, you agree? Worthless talaga ang overseas Filipino. Kaya nga ang nanalo, di ba, ng award na yan ay isang Filipino nurse na sa UK. Kaya nga, ang guest naman natin, Ringo, ay nasaan? From United Kingdom din, at nurse din siya. Siyempre, mga frontliners ngayon, mga pandemic, eh talaga namang hindi tumitigil sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na na ang isang sektor ng nurse, isang sektor ng profesyon, bilang nurse, ang siyang talagang in demand ngayon. Kaya eh, ang dami pa naman mga Pilipinong nurses abroad, di ba? Kaya ngayong gabi, kakausapin natin ng isang nursepreneur from United Kingdom, si Miss Eden Serrano. At Ate Eden, sige, fast forward, syempre, nakailang trabaho, ilang taong ka na ba nag-service as a nurse? Nakuser, mahalata tayo sa edad niyan. Pero anyway, Chef, 17 years old ako nang pumunta sa UK. Ay, joke lang, joke. Wow! Nurse, kasabi ko eh. 20 years na po ako dito sa UK. 20 years na. Pero 16 years lang po ako nagtrabaho sa ospital. Ilan po? 15? 16. Ay, ang tanong ko, i-post forward ko, syempre nung una nag-adjust ka nga, may mga challenges ka. Paano ka naman, kasi syempre sa tagal mo na yun, ikaw ba'y na-promote o naging okay? Kung pinasukan mo ba dati hanggang ikaw ay 15 years, ay ganun ang iyong trabaho or nabago ang position mo? Anong ginawa mo naman? Syempre sir, nung unang-una, pagdating ko pala, ang unang naisip ko, gagayahin ko yung aming matron. So every 2 years, gusto ko ma-promote ako. Kasi syempre, ambisyosa ako eh. So sabi ko, every 2 years, kailangan may promotion. So yung first 5 years, first 7 years, aral ako ng aral. So pinag-aral ako ng ospital. Ano bang gusto mo marating? Sabi ko, papalitan kita, sabi ko sa aking matron. So mag-aral ka. O sige po. So nag-aral ako, ganun-ganun, training, pinadala ako kung saan-saan. So anyway, nung na-realize ko, aba, nag-aral na ako, na-promote na ako, nakita ko ang aking sweldo, ganun din naman pala. Tapos nadagdagan pa ang aking trabaho, so stress pa. Hanggang ubos pa ang oras ko sa ospital, wala akong oras sa aking mga anak, family, so nag-change ang aking plan. So sabi kong ganun, siguro naman pwede rin akong kumita sa ibang paraan. So, I changed my mindset. Sabi ko, total, nakatulong na ako sa mga may sakit na kailangan ng tulong ko. Yung aking ambisyon na I can heal the sick, makatulong ako sa kanila man. So, sabi ko gano'n, siguro, it's about time tulungan ko naman yung sarili ko at ang aking family. And not only my family, pati parents ko sa Pilipinas. So, yun. At saka, syempre, nung nakita ko ang Pilipinas, pag umuwi ako, marami rin nangangailangan ng tulong. Yung mga ganon. So, baka kung hindi ako mag-nurse, dito ako pupunta, baka mas marami pa ako matulungan. So, yun, nag-change na ako ng mindset. I read books. And until such time na natanto ko yung journey hinahanap ko. Kasi, wow. Sa hirap ng dinanas ko sa pag-duty ko pagkatrabaho ko sa ospital, I cannot imagine myself na hanggang 65 years old, eh ganun pa rin ang magiging buhay ko. So, yun. I decided so, nag-change career ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na nurse ngayon. Pero, Eden, no, tanong ko lang. Kasi, di ba, working as a nurse, working as an overseas Filipino, I heard that you're already a British citizen. Tama po ba? Opo. Yan. No? How is it? Ano yung pinakamatindi mong pagsubok? Dahil malayo ka sa pamilya mo, na-mention mo yon, and you working as a nurse na talaga namang masyadong kang pinagtrabaho, ha? Di ba? Ano yung epekto niya? Ano yung pinakamatindi mong experience na pinagdaanan o challenge para sa'yo? Siyempre, ang challenge, nung nandito ako sa abroad, una sa lahat talagang syempre yung income mo, you have to be very careful. So malimit akong ano ba yung Tagalog,
seldom. I seldom go back to the Philippines kasi nga nagsisave. So yun, nag-suffer yung aming yung pagkikita ng mga magulang ko kasi nag-iisa akong babae and matatanda na yung mga magulang ko nung ako'y umalis. They're 65 tapos yung father ko 75 na nung ako'y umalis. So supposed to be, sabi ng parents ko noon, mag-aral ka ng nursing para ikaw ang mag-aalaga sa amin. Eto na, yun ang hindi natupad. Yun ang hanggang ngayon, masakit. Mahirap pala yung gano'n, no? Dahil tayo kailangan nating umalis ng ating bansa upang magtrabaho para itataguyod natin ang buhay. Pero magsasacrifice talaga ang magulang mo, ang pamilya mo. So for many, many years, 20 years, bihira lang kami magkasama ng mga magulang ko. So I failed on that expectations na dapat ako mag-aalaga sa kanila. So iba ang nag-alaga, no? Katulong at saka yung kapatid kong dalawang lalaki. Which is hanggang ngayon, hindi ko talaga siya makakalimutan and masakit, masakit bilang isang anak. So ngayon, Ate Eden, so pasensya naman, Ate Eden, at naramdaman namin ng iyong kwan. Siyempre, ay na yan, tuloy si Miss Manita. Ngayon, Ate Eden, fast forward, kasi siyempre, binabasa namin yung iyong story, no? From dating nurse, OF winners ka na ngayon, or nursepreneur na tinatawag, kasi nakapag-retire ka na, hindi ka, nag-resign ka na sa pagiging nurse, pero patuloy ka pa rin nagbibigay ng mga inspirational, motivational, at teaching sa kapwa nurses mo or sa mga kababayan natin sa community, no? Kasi Marita, alam mo ba ito, ha? Ayan, at ayan ang ginagawa. Dating nurse, no, ginagamot niya yung mga pasyente. Ngayon, ginagamot na daw niya yung mindset ng ating mga kababayan, mga Filipino community diyan sa UK at saka sa iba-ibang parte. Biruin mo, ha? Nag-travel sila from Israel, Ireland, Belgium, United Kingdom, USA to share their story na yung pain nga na naramdaman before bilang a nurse, ngayon nursepreneur na siya, na bilang nurse, maaari kang maging nursepreneur, at sa kanyang ginagawang ito, na-awardan siya at kanyang asawa na huwarang OFW Grand Winner ng 700 Club Asia. Grabe, ng GMA 7 sa ginagawa nila. So, Ate Eden, paano na convert yung laban mo na ganito na ini-inspire mo yung mga nurses na katulad mo? Yes, sir. Yun nga yung sabi ko nga, you can help in your little way, no? Hindi lang sa pagtatrabaho mo at marami na papagaling, no, na may sakit, kundi natanto ko nga yung journey ko na pwede pala yung example ng story ko na nakipaglaban na merong ibang paraan nang sa ganon, ipapakita ko sa kapwa kong mga nurses kasi Ma'am Marita at saka Seringo, alam ko ang sakit ng bilang isang empleyado at lalo pa ang bilang isang nurse. O hindi lang nurse, kundi nagtatrabaho sa health services. Napakahirap, no? Kaya sabi kong ganon, gagawin ko ito and then later on, kapag meron na akong story to share and inspire people, I will make sure to show them, to share them na hindi imposible na yung pangarap mo, pwede mo palang marating. Because I was able to do it, no? Ang ano ko lang dyan, ang realization ko is, as long as you know your goals and yung dreams mo, you just focus on the dreams that before you left your country, bago ka nag-abroad, meron ka na talagang malaking pangarap. Unti-untiin mo yan, araw-araw, ano ba talaga ang pangarap ko? Kapag yan, na-realize mo, which is nangyari sa akin, nahanap ko yung pangarap ko. Alam niyo po ba ang pangarap ko? Yung wala akong boss, yung sarili ko yung oras ko, kasi nga yung nangyari sa magulang ko, hindi ko sila nakikita. Yung mga anak ko, hindi ko sila nakikita kasi lublub sa trabaho, subsub sa trabaho. So then, gusto ko pala, dapat pala ang pangarap ko is to achieve my own freedom, yung maraming oras. And maraming oras, wala kang trabaho, pero kumikita ka naman. You can still live. And ang maganda, pwede mong gawing abundance, no?
aapaw siya dahil sa marami mong matutulungan, hindi lang ikaw ang tataba ang bulsa, yayaman ka o dadami ang kita mo, sila din, mapapayaman mo rin sila, mababago mo rin ang kanilang pananaw sa buhay, mababago mo rin ang kanilang bulsa. So, dahil dito, nabalitaan ng mga dyaryo dito sa UK, yung mga ginagawa namin, no, na marami nang natulungan, na bago ang buhay, so nilagay din nila sa dyaryo yung istorya. Nang sa ganon, ay sabi ng mga editor, Eden, kailangan marami pang ma-reproduce tayo na kagaya mo, lalo na mga healthcare sectors, kasi na-prove mo na. Sabing ganon, kaya ilathala natin ang kwento mo. And nung narinig po ng Philippine Embassy, sila Ambassador Lagdameo, sila Consul, Labor Attaché, Eden, ishare natin ang ginagawa ninyo sa mga OFW. Nang sa ganun, marami pa mga OFW ang makauwi ng maaga o dili kaya makatapos na sila sa kanilang trabaho dahil kailangan mag-enjoy sila sa buhay nila. Kaya nagtuturo po tayo ng before pandemic. Tinuturo natin ang tinatawag na how to achieve your freedom, how to have to be never work abroad again. Yung mga ganun, how to manage your financial freedom. Yung mga ganun mga turo ang ginagawa natin. Wow! So, yun sir, yun ang mga nangyari. Grabe, kung kaka-proud talaga. Congratulations, no, Eden. At damantala mo yun. Di ba sabi ng ating first mentor kanina, yung passion niya, no, okay na naman sila eh. Dahil may financial freedom na sila. Pero ngayon, nagbibigay sila ng mga libreng seminar para sa mga kabayan natin across, ngayon, syempre, online, kahit na sino po pwede, no. Basta maka-attend ng, libre po ba ang binibigay mo, Ate Eden, na seminar na yan? Yes sir, libre po ito dahil alam mo naman ang Pilipino, kung may bayad, iiwasan ka. So libre po, good news. Sige, makikinig kami sa mga kanmo ha. Makikinig kami sa mga kanmo, Ate Den. Anyway, Ate Den, at last tanong ko na lang ito sa'yo, nagkakaroon na tayo ng kwan ha. Nagkakaroon tayo na masyadong mahabang. After ito, mag-chismis na ulit tayo ha, sa backstage. Ate Den, last ko na lang tanong sa'yo. Ano naman ang sinabi sa iyo ng family mo nung ikay hindi na nagiging hindi na ka, from nurse to nursepreneur na meron ka ng time sa kanila? Siyempre, yung unang nagpasalamat, sir, yung mga anak ko dahil maliliit pa sila noon, yun, walang oras, ganun. So, habang lumalaki na sila, nakita nila na yung nanay nila laging nandiyan na. Tapos, kung kailangan nila ako, pinagda-drive ko na sila, Ma'am, can you bring me this? Can you do this? Lahat, nandyan kami mag-asawa. So, kaming mag-asawa. Kasi, yung asawa ko rin, sir, dating architect dito, ngayon, di na rin siya nagtatrabaho. So, meaning to say, dalawa na kami nga. Yes. At, maraming changes ang yung impression ng mga anak namin sa amin. Dahil, sabi, dati wala ka sa amin, ngayon lagi ka na sa amin. And ang eto pa, ang maganda. Yung magulang ko before, kasi 2013 namatay ang father ko, no? Before that, yung absence ko sa kanila, no? I was able to give financial support kasi nung matagal siya sa ICU, no? So, I helped my mom, yung mother ko, ng financial support. Siyempre, ICU for 7 weeks, mabigat. Kaya nakatulong din kaming mag-asawa sa father ko, kahit on his last breath. And recently, nawala yung kapatid ko, hindi ko na naman sila nakita, no? At saka yung nanay ko, nawala din, no? So, makabilang buhay sila this year. Malaking pera din ang nagastos namin mag-asawa para sa kanila. So, because of, mantakay mo sir, kung ako ordinary employee lang, hindi ko to kaya. So, eto yung mga malalaking naidulot na itong transformation nating mga Pilipino. Dahil dito sa mindset na pagbabago natin. And of course, gusto ko ring pasalamatan ang ating French mentor, no? Kung nakikinig kami sa kanilang turo,
ang dami naming na-assimilate na turo nila about how you manage your money, yung mga ganon, how to invest, of course, yung mga ganon, yung pala yun. So, ina-embrace din namin yon, kasi yung kung sino daw yung expert, dapat makinig ka. Wow, ganda, okay. No? Ang ganda, no? Sobra. Ay, last message. Any last message sa kanila? Yung gusto nilang ano, pabaon mo? Ang pabaon ko, of course, tayo lahat ay nag-abroad. We are all heroes in our own little way. Pero tandaan lang natin, mga kababayan ko, no? All throughout our journey towards the destination where we want to go, marami pong rocky roads. Yan ha, maraming rocky roads. Labanan mo lang yan. Tuloy-tuloy ka lang. Lagi mong iisipin yung dambuhalang pangarap. No matter how rocky is the roads towards the success, continue with your journey. Oh, thank you very much, Miss Eden Serrano, the grand winner ng Huwarap OFW. Wow, 700 Club Asia. Club Asia, family edition. Silang mag-asawa, yes, ang pinarangalan. Kaya nga mabuhay kayo, Eden Serrano and Jamie Serrano, for continuously inspiring our kababayan. Grabe story. At syempre, maraming salamat, Ate Eden, because isinare mo yung story mo para sa amin. Story ng pagbangon, story ng pag-asa, story ng inspirasyon sa lahat ng mga kababayan natin overseas Pilipino. Simpleng pinagdaanan, simpleng pagsubok sa buhay, pero mahalaga, ikaw ay hero sa sarili mong paraan. Thank you! Thank you very much! Ito na lang! Ito na lang!